Hello, good morning class. Our topic for today is about differentiating expression and equation. Aalamin natin kung ano ba yung kanilang pagkakaiba. So I hope na pagkatapos ng lesson natin ay madali na nating matutukoy ang kanilang mga pagkakaiba. Okay, handa na ba kayo? Okay, let us start. Okay, so first is expression. Expression is a mathematical phrase that uses variables, numbers, and operation symbols. So, dito natin makikita sa expression na siya ay binubuo ng mga variables like letters, numbers, and operation symbols like the addition symbol, multiplication, division, or subtraction. So, sabi pa dito, an expression has no equal sign. There is no definite answer and cannot end up displaying the value of the variables involved. So, wala ka rito makikitang equal sign. So, isa na yan sa mga pwede natin maging patalandaan o ano ba yan? Na ibig sabihin, kapag wala siyang equal sign, siya ay isang expression lamang. Wala tayong makukuhang exact answer dito. Okay? So, tanda na, kapag walang nakitang equal sign, ang ibig sabihin nito, siya ay isang expression. Only a mathematical phrase. Okay? Sa buton tabi, mayad. Now, we have examples of expressions. We have the word phrase and their symbols. Like, first example, 3 times 10 divided by 5. So, if you can see the symbols here, 3 times 10 divided by 5. So, wala tayong makikitang equal sign, di ba? So, isa na siyang, dito na natin masasabi na siya isang expression. Second example, the sum of x and 8 times 4. So, you have here the symbols also. Next, number 3, 9 divided by 3 less 1 or 9 divided by 3 minus 1 is also an example of expression. So, magiging malinaw dito sa atin kung ano yung pwede nating pagbasihan para siya ay matawag natin isang expression. So, di ba, kulang siya kung sa English siya ay phrase lamang or bitin. Hindi kompleto ang kanyang thought. Kung sa English yan natin pag-uusapan. Now, let us explain what is an equation. So, sabi dito, equation is a mathematical sentence with an equal sign, which shows that two expressions or either side are equal. So, dito makikita na natin na meron na siyang equal sign. Sabi nga dito ay mathematical sentence. It means complete, di ba? Kapag sa English natin, ibig sabihin ng sentence, it has predicate and subject. Kompleto. May complete yung kanyang thought o yung ibig niyang sabihin. Sabi pa nga dito, an equation contains equal sign. It shows answer or ends up representing the value of the variables. So, yun lang dapat nating tandaan. Kapag meron ng equal sign, napakadali lang, ibig sabihin nito, siya ay isang equation, not an expression. Okay? Understand? Okay. Okay, so let's have now examples of an equation. First example, the sum of n and 7 is 15. So, as you can see, the symbols here are n plus 7 equals 15. So, meron tayo ng equal sign. So, madali nating masasabi that n, yung missing number natin, pag inad natin sa 7, equals 15. So, hahanapin na lang natin yung value ng n, which is number 8, di ba? Because 8 plus 7 equals 15. Second example, when the product of 4 and m is subtracted from 48, the answer is 32. The same again, it has equal sign. So, madali na nating masasabi na siya ay example of equation with complete answer. Third example, 10 added to the difference of 50 and 20 equals 40. The same again, may equal sign, complete yung thought. Okay? So, complete siya. Masasabi natin na siya ay isang equation kasi kung buo. Okay? So, yan yung dapat nating tandaan. Kapag nakakita kayo ng equal sign, it means that it is an example of an equation. So, madali lang natin yung mahanap. Relax lang kayo kasi meron tayo dyan ng mga makikita lamang. Kapag may equal sign, equation. Kapag wala, ano ang ibig sabihin yan? Siya ay isang, okay, isa siyang expression. Okay, so sana naintindihan ng lahat. Tirising ka, turog-turog. Okay, so now, let's try
classify whether the given is an expression or an equation. So, sasabihin niyo lang kung siya ba isang expression or an equation. So, 1 to 10. Like number 1, n 10 minus n. Is that an expression or an equation? So, yung inyong mga sagot ay isusulat nyo sa inyong papel at ipapasa sa akin pag tayo ay nagkita-kita. Okay. So, pwede nyo i-pause para mas makita nyo o para mas masagutan nyo siya ng tama. So, sana ay makuha ninyo yung perfect score, which is 10. Okay? So, you can pause and I will check that kapag tayo ay nagkita-kita. Okay, good luck, good health, and God bless you.